sa aking inihandang lesson sa umagang ito, mga kapatid. Kung nakikita po ba yung aking screen? Okay. So, una po ay ipagpaumanhin po ninyo, mga kapatid, na hindi ko po kayo nakasama nung nakaraang linggo. Na-miss po namin kayo sa kadahilan ng nung last Sunday ay doon kami nag-join sa family ko sa Jensen kasi hindi sila nag-physical worship sa kadahilan ng merong mga nag-positive po doon sa kanilang hanay sa iglesia doon sa Jensen. So, ngayon ay ganun pa rin. Yung aking kapatid naman ang nanguna ngayon sa kanilang pag-aaral. So anyway, ang lesson po na aking ibabahagi sa umagang ito ay yun pong makikita po natin sa aklat ng Galacia, sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia in verse 6, in chapter 6 rather, verse 2. So ang pamagat po ng ating lesson sa umagang ito is fulfilling the law of Christ. And by we will see kung ano po itong tinutukoy dito sa verse na ito na law of Christ. And how do we as Christians fulfill this law of Christ? So if you have your Bibles with you, please turn with me to Galatians chapter 6 verse 2. At ito po ay makikita nyo din, mga kapatid, sa inyong screen. Ang sabi po doon sa talata ng ating pag-aaralan, sabi ni Apostol Pablo sa mga alagad, the believers that are in Galatia, bear one another's burdens, and in this way, you fulfill the law of Christ. Kung sa Tagalog po, mga kapatid, magtulungan kayo sa pagbuhat ng pasanin ng bawat isa. Sa gayong paraan ay matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. Now, before digging further in this text of our lesson, gusto kong tingnan po natin yung ang mga katanungan po dito, what does it mean to bear one another's burden? Ano po ang ibig sabihin ni Apostol Pablo sa tinuran niyang salitang ito? At bago natin titingnan yan, ay marapat na alamin muna natin kung ano yung law of Christ o yung kautusan ni Kristo na binabanggit ni Apostol Pablo sa aklat na ito. So, what is this law of Christ? Ano kaya itong tinatawag na kautusan ni Kristo? Alam naman po natin, mga kapatid, na tayo na nangabautismuhan kay Kristo. We who are baptized into Christ Jesus, we belong to Christ Jesus. We belong to Christ. And if we belong to Christ, we are under His rule. Tayo po ay nasa ilalim ng Kanyang pamamahala. And we ought to keep His law. Marapat lamang na ating sundin yung kanyang mga utos. Kung sinasabi natin tayo ay na kay Kristo, dapat sundin natin yung utos ni Kristo. But then, the question is, what is the law of Christ? Ano po itong kautusan ni Kristo? Hindi ko pa si siya. No? So if we remember, when Jesus was
still on this earth. And we know that Jesus Christ is God, God in the flesh. When Jesus was still roaming this earth, nung siya ay nabubuhay pa sa mundong ito, ay ilang beses niyang nabanggit na ang kanyang aral o yung kanyang katuruan ay galing sa Diyos. So the law of Christ is the same as the law of God, as we can read in the verses that are placed on our screen. Sabi ni ng Panginoong Hesus sa John chapter 7 verse 16, sinagot nga sila ni Hesus at sinabi, ang turo ko ay hindi akin, kundi doon sa nagsugo sa akin. My doctrine is not mine, but his that sent me. And in John chapter 8 verse 28, ganito po ang sabi naman ng Panginoon. Sinabi nga ni Jesus, kung maitaas na ninyo ang anak ng tao, sa kaninyo makikilala na ako nga ang Kristo. At wala akong ginagawa sa akin sarili, kundi sinalita ko ang mga bagay na ito ayon sa itinuro sa akin ng Ama. So the teachings, the doctrine of Jesus Christ comes from God the Father. And in John chapter 12, verse 49, sapagkat ako'y hindi nagsasalita na mula sa aking sarili, kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo, ay siyang nagbigay sa akin ng utos kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong salitain. So, it is clear from the declaration of Jesus that his teaching is from God. So the law of Christ, we can say, is the law of God. And alam naman po natin, mga kapatid, na nung ang ating Panginoon ay umakyat na sa langit, itong mga utos na ito ay ipinasa niya sa kanyang mga alagad. This law is what Christ taught while he was here on earth. It is what he passed on to his disciples. And it is what his disciples wrought through the guidance of the Holy Spirit into what we now have as the New Testament. Kaya kapag ka sinabi po nating kautusan ni Kristo, ayan po ay yung mga utos ng Diyos na nasa bagong tipan. New Testament. But in this context ng ating lesson sa Galatians chapter 6 verse 2, there is a specific, mga kapatid, I believe that there is a specific verse or law that is being referred to by Paul in this context. At ito po yung ating mababasa sa John chapter 13 verse 34 to 35. At ganito po ang sabi, mga kapatid. I give you a new commandment that you love one another. Just as I have loved you, you also should love one another. By this, everyone will know, or in other translation ang sabi, by this the world will know. So the world around them will know that they are his disciples if they have love one for another. Kung sa Tagalog po, sabi ng Panginoon, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon. Magmahalan kayo. Kung paano ko kayo minahal, gayon din naman magmahalan kayo kung kayo'y mga may pagmamahal sa isa't isa, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad. Remember, in this context, dito po, nung sinalita ng Panginoon itong mga salitang ito, nung ibinigay niya ang bagong utos na ito na magmahalan
sila sa isa't isa. Jesus is talking with his apostles. This is a representative group nung mga taong pag-aari ni Kristo. This is a representative group of those people that belongs to Christ. Just like in the letter of Paul to the Galatians, yung ating konteksto, Galatians 6:2, ang kausap ni Apostol Pablo po dito o yung kanyang sinusulatan ay ano, ay mga mananampalataya. Believers, people who belong to Christ. People who were baptized into Christ. Just like we are now in this day and age. So, yun po ang dapat na ma-establish po muna natin yung konteksto. Ang utos na ito, this law of Christ, is a new commandment because this is a law na ibinigay niya sa kanyang mga alagad, sa kanyang to the people who belongs to him, to the church, sa iglesia. And this law is love one another. Magmahalan kayo sa isa't isa. At dito kayo, sabi ng Panginoong Hesus, dito kayo makikilala na kayo'y mga alagad ko. So, going back to our text, mga kapatid. So, tandaan po natin yan. The law of Christ na binabanggit po dito sa ating text na Galatians 6:2 is the law of Christ to love one another. Okay, with that in mind, ay titingnan po natin yung kasunod na yung isang binabanggit dito na bearing one another's burden. Sabi ng Panginoon, ni Apostol Pablo, magtulungan kayo sa pagbuhat ng pasanin ng bawat isa. Now, ano itong pasanin? And you know, there is this thing called that merong tinatawag na reality of burdens. Ibig po sabihin, lahat po ng Kristiyano, in fact, lahat ng tao, meron pong kanya-kanyang burden. Meron kanya-kanyang pasanin. It may differ from one person to another, but still, it is still a burden. Pasanin pa rin. Makakaiba man tayo ng pasanin. For some, it is a burden of temptation and the consequence of a moral lapse. Kagaya po nung nasa konteksto in the verse that precedes this verse 2, yung nasa verse 1. No? Ang sabi ni Apostol Pablo doon, kailang pong titingnan ng madalian. Sabi po ni Apostol Pablo, mga kapatid, kung ang sino man ay masumpungan sa anumang pagsuway, kayong mga nasa espiritu ay inyong papanumbalikin ang gayon sa espiritu ng kahininan na inyong pagwariin ang inyong sarili, baka ikaw naman ay matukso. So this is just one of the burdens that Christians bear. The burden of temptation or giving in to temptation. For some, this burden may be in the form of ailment. Yung sickness, ganon. Mga karamdaman. For some, this burden may be in the form of yung lack of financial resources. Kawalan ng trabaho. Also comes into our mind is the family crisis.
Ito po yung mga pasanin. Marami po ito. Sari-sari po at iba-iba. And because all Christians have burdens, and since none of us are sufficient unto ourselves to bear these burdens alone, kailangan nating magtulungan sa pagbuhat ng pasanin na ito. At kailangan natin ng tulong ng Diyos. And God has so designed His body, the church, that its members are to be priests to one another and to bear each other's burden. Dinisenyo ng Diyos yan na ganyan ang magiging kalagayan o design ng iglesia. Bakit ko po nasabi, mga kapatid? Ito po ang sabi ni Apostol Pablo sa kanyang sulat, 1 Corinthians chapter 12, verse 24 to 27. Pinutol ko lamang po yung nag-umpisal ako sa 24, verse 24. Pero the whole chapter basically deals with this relationship between members of the church. Sabi po doon sa verse 24, hindi na ito kailangan gawin sa mga bahaging sadyang maganda. Ngunit, ito po, nang isaayos ng Diyos ang katawan, nung isaayos ng Diyos yung kanyang iglesia, ito po yung kanyang design. Binigyan niya ng higit na karangalan ang mga bahaging hindi gaanong marangal. Upang hindi magkaroon ng pagkabahabahagi, sa halip ay magmalasakit ang bawat bahagi sa isa't isa. So dapat merong pagmamalasakit yung bawat member sa isa't isa. Oh. Kung nasasaktan ang isang bahagi, nasasaktan ang lahat. O parang sa katawan natin, 'di ba? Merong kasabihan tayo na ano yun? Yung madalas kong marinig kay kapatid na JR ito noon, yung sakit ng kalingkingan, sakit ng buong katawan. O di ba kapag kamasakit ang ngipin mo, buong katawan mo, damay. So ganun po ang design ng Diyos sa kanyang iglesia, na kung nasasaktan ang isang bahagi, dapat napipil ng lahat. Kung pinaparangalan ang isang bahagi, nagagalak ang lahat. O? Kayo ngang lahat, ang iisang katawan ni Kristo at bawat isa sa inyo ay bahagi. So, we are part of the body of Christ. And bawat member ay bahagi natin. Yun po ay mahalagang konsepto na ating dapat tandaan. Now, let's take it step further. One step higher. Paano naman? Dito na po tayo sa katanungan. How do we bear one another's burden? Diba? Sabi ni Apostle Paul, if we bear with one another's burden, we fulfill the law of Christ to love one another. And so the logical question is, how? Paano? Paano tayo magtulungan sa pasanin ng isa't isa. So, I hope meron kayong mga naiisip, mga kapatid. So, these are the ways in which we can bear with one another's burden. Una po is by praying for one another. Napaka-basic, mga kapatid, pero this is a very important matter. Yung panalangin para sa isa't isa. Sabi nga ni Santiago, James 5:16, mangagpahayagan nga kayo sa isa't isa ng inyong mga kasalanan at ipanalangin ng isa't isa
ang iba upang kayo'y magsigaling. Malaki ang nagagawa ng maningas na panalangin ng taong matuwid. We need to pray for one another. And in Ephesians chapter 6 verse 18, ganito po ang sinabi ni Apostol Pablo sa kanyang liham. Na magsipanalangin kayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin at daing sa buong panahon at mangagpuyat sa buong katyagaan at daing na patungkol sa ano? Sa iyong sarili? Hindi po. Daing na patungkol sa lahat ng mga banal. Praying for one another. So even in prayer, it is not it should not be self-serving. Yun bang or self-centered, yun bang ang pinapanalangin mo lang, yung sarili mo lang. Hindi po. We pray, as Christians, we pray for one another. Pangalawa po, mga kapatid, we bear with one another's burden by encouraging one another. O diba, doon sa sinabi ni Apostol Pablo na sa binasa natin kanina sa 1 Corinthians, dapat magkaroon ng pagmamalasakit sa isa't isa. And here in his letter to the Thessalonians, ang sabi po niya, 1 Thessalonians 5:11, dahil dito kayo'y mangagpangaralan at mangagpatibayan sa isa't isa sa inyo, gaya ng inyong ginagawa. Encourage yourselves together and edify one another. Ito po, isa ding napakasimpleng paraan. Pero it is also very important that we encourage one another. We build up the faith of one another. O sa ngayon po, hindi po natin masyadong nagagampanan sapagkat hindi po tayo nakakapag-meet physically. No? Pero we are in a digital age, kumbaga. And we can do this. Meron namang mga media that is available to each of us, each one of us. And we can encourage one another through this means, whatever means possible. Kasi ito po ay gawain ng isang Kristiyano. Pangatlo po, mga kapatid, by empathizing with one another. Ito po ay, itong word na empathy, ito po ay mas malalim kesa po doon sa sympathy o yung simpatya. Empathizing means you feel what the other person feel. Mas malalim po ito. Eh sabi nga ni Apostol Pablo in Romans chapter 12, tingnan po natin, basahin ko po sa inyo. Romans chapter 12 verse the verse is wrong. 15, it should be 15. Romans 12:15, ganito po ang sabi ni Apostol Paul. Makigalak kayo sa nangagagalak. Makiiyak kayo sa nagsisiiyak. Ayun po. We rejoice with those who rejoice. Kapag ang kapatid po natin ay kapatiran po natin ay nagiging successful or meron siyang na-achieve, we rejoice with them. And that is the right thing to do. We empathize with one another. Kapag ang isang kapatid po natin ay namataya ng mahal sa buhay and they are grieving, sabi ni Apostle Paul, weep with those who weep. And that is what we are doing. We grieve with one another. We empathize with them. We feel
what our brothers feel. Kung sila po ay nasasaktan, dapat ang maramdaman mo ay nasasaktan ka din. When they are in pain, you also must feel their pain. Yun po yung empathy. And that is how we bear with one another's burden. Kasi kung yung kapatid mo, ang kanyang pasanin niya ay masyadong mabigat to the point na siya ay nasasaktan, we have to help him or her. Dapat maramdaman natin yung nararamdaman nilang sakit. Ganun po ang pag-iibigan ng mga magkakapatid kay Kristo. And this one, mga kapatid, bearing with one another's burden also means, or we can practice this by helping one another. Ito po, kung natatandaan ninyo, 1 John chapter 3, verse 17 to 18, nabanggit po natin ito nung last lesson with you, last February 14. So ito po, itong lesson na ito ngayon is related doon po sa ating lesson noon na yung pag-iibig ng Diyos at kung paano natin maipapakita na iniibig natin ang Diyos. Ano po yun? Paano natin maipakita na iniibig natin ang Diyos? Ibigin natin ang ating mga kapatid. Yan ang pagpapakita na iniibig natin ang Diyos. And in that lesson, we read this 1 John chapter 3. Verse 17 to 18, ganito po ang sinasabi ni Apostle John. And I will read again. Sabi ni Apostle Juan, datapwat ang sino mang mayroong mga pag-aarik sa sanglibutang ito at nakikita ang kanyang kapatid na nangangailangan at dooy ipagkait ang kanyang awa, paanong mananahan ang pag-ibig ng Diyos sa kanya? Kung meron kang kakayahan na tumulong at nakikita mo yung iyong kapatid na may pangangailangan at hindi mo tinulungan, ibig sabihin, hindi nananahan ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Ibig sabihin, hindi mo iniibig ang Diyos. Bakit? Eh, ang sabi dito sa 1 John pa rin in chapter 4, kung sinasabi mong iniibig mo ang Diyos at hindi mo iniibig ang iyong kapatid, sinungaling ka. Ang Diyos nga, hindi mo nakikita eh. Yung kapatid mo, nakikita mo, hindi mo kayang ibigin. How much more ang Diyos na hindi mo nakikita? So, we bear with one another's burden by helping one another. Kung nakikita mo naman na yung kapatid mo walang pagkain, eh, tulungan mo siya sa kanyang pasanin by helping him. Ayun po. O sabi din ni Apostle Paul doon sa Ephesians chapter 4, verse 28. O yung mga magnanakaw, huwag nang magnakaw. Bagkos, magpagal, magtrabaho. Para may pangtusto sila sa kanilang sarili, para hindi na sila magnakaw, at ano, at may maibigay sa nangangailangan. Na igawa ang kanyang mga kamay ng mabuting bagay upang sila'y may maibigay sa nangangailangan. Dito po sa chapter ng ating lesson text, Galatians chapter 6, in verse 10, nabanggit po dyan yung paggawa ng mabuti sa lahat ng tao. As therefore, sabi ni Apostle Paul, we have opportunity. Let us do good to all men, especially those of
the household of faith. Lalong-lalo na sa mga kapatid sa pananampalataya. So, gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, pero especially sa mga kapatiran natin sa pananampalataya. At yan po ay isang pamamaraan upang tayo'y makatulong sa pagpasan ng pasanin ng isa't isa. Alala ko nga, meron yung may awit, even sa Catholic, meron po silang awitin na yung ano eh, yung tayo hindi nabubuhay sa ating sarili, ganang sarili lamang. Meron pong ganong awitin. And that is true with the Church of Christ. You do not live in isolation. No? Tayo po ay may pakialam sa isa't isa. And I'm sharing this lesson para ano po, we improve on this, mga kapatid. Na yung ating interaction, yung ating pagmamalasakit sa isa't isa, hindi lamang nag-uumpisa at natatapos tuwing unang araw ng Sanglinggo. Hindi po. We do not live by ourselves. We do not bear our burdens by ourselves. Instead, we bear with each one of us yung ating mga burdens. Ito po, yung last po na talata na nakalagay dyan, Matthew chapter 25, verse 31 to 46. Yan po yung parable of Jesus doon po sa yung in the day of judgment, yung kanyang iiwalay, sabi po dyan, yung goats and the sheep, yung mga kambing at saka mga tupa. Yung mga, ibig sabihin, yung mga mabubuti at yung mga masasama. At dyan po sa ano ng Panginoon na yan, in that set of verses, ang katanungan dyan ng mabuti po mga kapatid ay aking basahin. Datapwat pagparito ng anak ng tao na nasa kanyang kaluwalhatian, nakasama niya ang lahat ng mga anghel, kung magkagayoy luluklok siya sa luklukan ng kanyang kaluwalhatian at titipunin sa harap niya ang lahat ng mga bansa at sila'y pagbukod-bukodin na gaya ng pagbukod-bukod ng pastor sa mga tupa at sa mga kambing, at ilalagay niya ang mga tupa sa kanyang kanan, datapwat sa kaliwa ang mga kambing. So ito ha, this is a picture of judgment. Hinihiwalay yung mga matutuwid sa mga masasama. Kung magkagayoy, sabi nung dito sa verse 34, verse 35, I will read. Verse 34, kung magkagayo sasabihin ng hari sa nasa kanyang kanan, magsiparito kayo, mga pinagpala ng aking ama. Manahin ninyo ang kahariang nakahanda sa inyo, buhat ng itatag ang sanglibutan. Sapagkat ako'y nagutom at ako'y inyong pinakain. Ako'y nauhaw at ako'y inyong pinainom. Ako'y naging taga-ibang bayan at ako'y inyong pinatuloy. Naging hubad at inyo akong pinaramtan. Ako'y nagkasakit at inyo akong dinalaw. Ako'y nabilanggo at inyo akong pinaroonan. Kung gayon, kung magkagayoy sasagutin siya ng mga matuwid, Panginoon, kailan ka namin nakitang nagutom at pinakain ka namin? O nauuhaw at pinainom ka namin? At kailan ka namin nakitang isang taga-ibang bayan at pinatuloy ka? O hubad at pinaramtan ka? At kailan ka namin nakitang may sakit
una sa bilangguan at dinalaw ka namin. At sasagot ang hari at sasabihin sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo, yamang inyong ginawa sa isa dito sa aking mga kapatid, kahit sa pinakamaliit na ito, ay sa akin ninyo ginawa. Yan po mga kapatid. If we help one another, sabi ng Panginoon, kahit doon sa pinakamaliit sa ating mga kapatid, ginagawa natin ito sa kanya. So, sana po mga kapatid ay ating tingnan po itong araling ito on bearing one another's burden. We help each other in any way we can. Mapa-financial man, no? Or emotional by encouraging or building one another. O kung wala ka namang maitulong in terms of financial, you can pray. You can encourage. Diba? You can rejoice with your brothers who rejoice. You can weep with those who weep. Hindi lamang po sa financial. Pupwede kang gumawa ng paraan para makatulong sa iyong kapatid sa pananampalataya. So, when we practice or do these things, ano po yun? Praying for one another, encouraging one another, empathizing with one another, helping one another. Marami pa po yan mga kapatid. If we read the New Testament, which we say a while ago as the law of Christ, ang dami po niyan yung one another statement. Serve one another. Ayan. Ang dami yan mga one another statement. And if we practice those things, we in turn fulfill the law of Christ to love one another. So yan lamang po mga kapatid at sana po ay naging maliwanag po sa atin ang ating ginawang pag-aaral sa umagang ito. So let us continue to practice these things. Even during this time of pandemic, sana po ay patuloy tayong magkaroon ng pagmamalasakit sa isa't isa. No? Magdamayan tayo bilang mga magkakapatid kay Kristo sapagkat yan po ang disenyo ng Diyos. Yan po ang kanyang panukala. Na nung itatag niya ang iglesia, yan po ang kanyang plano, ang panukala niya. Na tayo bilang magkakapatid, tayo ay dapat magmahalan. And in this way, we fulfill the law of Christ. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.